Magandang hapon po sa ating lahat. Naku, maraming salamat sa medyo nagulat ako doon sa napakagandang introduction sa akin. So, again, sa lahat po ng ating panauhin, sa mga naging kalahok po ng Tindog Tayo 2016, isang magandang hapon po sa inyong lahat. So, sa ngalan po ng Disaster Risk Reduction Network, Philippines, katuwang na organisasyon, at ang ating pong mga sponsors na binanggit kanina ng ating kasama dito, si Zach, ay nagpapasalamat po kami sa pag-sponsor natin at pagpagtuloy po ng Presidential Forum for a Resilient Philippines. Ikinagagalak ko pong mabigyan ako ng pagkakataon na makapagpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat sa matagumpay na initial na resulta ng ating activity na ito. Again, initial result po kasi tayo po ay nagsisimula pa lang po ang pagkakampanya at ang paglalatag ng plataforma ng iba't ibang kandidato ay nais po nating maging bahagi sa pagpoporma po ng kanilang plataforma dahil ito po ang disaster risk reduction, ang usapin po ng disaster at climate change ay talagang nakaamba na po sa atin at naranasan na kaya mahalaga na malinaw po kung ano ang plataforma ng ating mga kandidato sa ating mga future na Pangulo ng Pilipinas. So, again, sa darating po na Mayo 2016 ay mag-ahalal po tayo ng bagong Pangulo. Mahalaga na naunawaan po nila at madala nila ang disaster risk reduction at climate change adaptation bilang isa sa mga pangunahing agenda nila sa kanilang panungkulan at kung paano integrate ang disaster risk reduction and climate change adaptation sa kabuuang balangkas ng pag-unlad. Gayon din, nais din po nating makita sa mga kandidatong ito paano mababawasan ang kahirapan ng mga mamamayan na halos ito ay mga nakatira sa mga delikadong lugar. At kapag nagkakaroon ng disaster, ay patuloy silang naghihirap at kung wala itong maayos na forma ng paano natin tutugunan, ay lalong nababaon sa kahirapan ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga vulnerable sector. Dapat po ay masiguro din natin na ang karapatan, kaya po tayo nandirito ngayon ng iba't ibang sektor, ay nais din po nating masiguro na ang karapatan at pangangailangan at kakayahan ng mga kababaihan, mga bata, kabataan, mga may kapansana na nakasama din natin ngayon, matatanda, katutubong mamamayan, mga Muslim Pilipinos, mga taga-akademya, mga kasamahan natin sa NGO, INGO, at mga pribadong sektor ay matugunan at kilalanin no, ang kanilang partisipasyon para sa kabutihan po ng pagsasabuhay at pag-implement po ng disaster risk reduction and climate change adaptation. Dapat po din nating masiguro ng ating mga pangunahing local na leader ay may malinaw na pag-unawa sa kanilang kalagayan sa kanilang mga lugar. Dapat alam nila kung ano ang kalagayan ng iba't ibang delikadong lugar sa kanila, sino ang matatamaan, ilan ang mahihirap at ano ang pangunahing programa nila kaugnay sa disaster risk reduction and climate change adaptation. Kasi dapat po ay natutugunan natin ang sabi nga natin kanina doon sa mga pangulo. Sana malinaw ang estratehiya sa kahirapan, no? Paano matutugunan, paano mababawasan ang kahirapan para madaling makabangon ang mga tao. Para kung may access po tayo sa kabuhayan, makakapamili tayo ng ligtas na lugar na pagtatayo ng bahay natin. At naniniwala din kaming makakapagpatayo sila ng bahay na kayang proteksyonan ang mga bata at ang kanilang mga pamilya. Nais din ho nating masiguro na sa kasalukuyan po ay maging aktibo po ang pagpapatupad po at pagbubuo ng mga Local Disaster Risk Reduction Management Council. Gayon din po ang pagsuporta sa permanent position po ng mga local disaster management offices para nasisiguro po natin na naipatupad ang kanilang mga plano kasabay ng mga sapat na pondo. So kailangan din po nating siguruhin na patuloy ang pagpapaunlad ng kakayanan ng iba't ibang sektor, ng iba't ibang implementer at ng mga programa ng DRR para mas mahusay po nilang naipatupad ang kaligtasan ng bawat isa. Marapat din pong matiyak ang integrasyon ng disaster risk reduction at climate change adaptation sa kabuuang balangkas ng pag-unlad ng ating komunidad sa buong bansa. Sabi nga ho natin kanina, sabi nila SAC, dapat yung komunidad ang may unang
matatag na kabuhayan, may malinaw na pupuntahan kapag nagkaroon ng disaster kasi sila ang unang natatamaan at sila rin ang bumabangon sa tulong ng magkakapitbahay. Ang mga tumutulong ay dumarating kapag tapos na ang disaster. Kaya ho, marapat na tayo pong mga taga-komunidad ang sana ang matatag na naninindigan para ho sa kabutihan natin. Bagamat napakahalaga po na dapat ay maayos ang mekanismo at suporta po ng ating pamahalaan at iba pang mga tuwang na mga NGO natin at saka po yung ating mga private sector. Hindi din po maikakaila na mahalaga ang pangangalaga at pagkalinga ng ating kalikasan at likasyaman dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Sinasabi ho ngayon na lalo nga na pagsira ang ating kalikasan, lalong dadami ho ang mga disaster at lalala ang mga disaster. Kaya ho, mahalaga na ang ating pong likasyaman ay napapangalagaan at nagagamit ng dapat ay kapakinabangan ng mga Pilipino. Maganda din pong isaalang-alang na ang pagpapatayo ng mga evacuation centers, ito yung sinabi kanina ng ating batang representante, na ang mga evacuations natin ay nakalagay sa ligtas na lugar, accessible, at may mga batayang pasilidad at kagamitan. Dahil kaya tayo ay naglilikas ng mga mamamayan ay para sila ay maligtas sa delikadong lugar. Kaya mahalaga na may maayos po tayong mga evacuation centers sa panahon na may disaster kasi napapalikas lamang natin ang mga tao kapag may sigurado silang ligtas na pupuntahan. Ang bilang paghahanda po sa malalaking panganib ay siguruhin din. So ibig pong sabihin dapat po ay malinaw po ang plano ng relokasyon na makatao, organisado at batay sa masusing pag-aaral ng mga maaring peligro at gayon din po ano po ba talaga ang taya ng bawat tao sa ating mga komunidad. Ano ba ang taya ng iba't ibang sektor? Hindi lamang po ito ay hinihingi natin sa pamahalaan, kung hindi, ano din ang taya ng bawat isa sa atin para sa isang successful na relocation? Sa kasalukuyan, ang ating relocation po ay talagang walang malinaw na framework o batayan, kaya ho talagang papapansin natin sa Yolanda, medyo mahina ang relocation kasi ho walang lupa, may ligtas bang lupa, at ano din po ba ang bahay at paano ba natin ililipat ang mga mangisda sa kabundukan ay hindi naman yun ang kanilang sanay na pinagkukunan ng kabuhayan. Kaya mahalaga po ang ating malinaw na framework po ng relokasyon at ang relokasyon ay hindi lang usapin ng bahay kung hindi usapin ng batayang karapatan para mabuhay. So tinitiyak din po natin na tuloy-tuloy ang pagpapatibay ng suporta ng mga LGUs at mga ehensyang pambansa sa pamamagitan ng karandagang pondo at mahusay at tamang paggamit ng pondo. So sana po ay, sabi nga ho ngayon, maraming pera ang gobyerno. Pero nasaan? Tama ba ang alokasyon? Tama ba ang nabibigyan ng pondo ng ating pamahalaan? So sana ho kung may malinaw na platforma ang ating mga future leader, ay sana ho ay makita natin ito, nasaan ho ito, saan ho ito napunta, at mayroon po ba itong impact o epekto sa ating mga mamamayan. Kakibat po ng mga nabanggit ang pagpapalakas ng mga mekanismo para po sa mas mapagpalahok, inklusibo, na tumutugon tayo doon sa isang tukoy na pananagutan, no? Nung ating mga, yung accountability and transparency ay mahalaga po yun. Dahil lahat tayo ay magkakatuwang, may pakialam at may pananagutan sa pagsulong ng isang ligtas at maunlad na bansa, siguraduhin ang mas makabuluhang pakikilahok at representasyon ng mga NGOs, komunidad, mga sektor at ang mga vulnerable mga grupo sa iba't ibang panig ng bansa, lalong-lalo po na sa ating community. Ang mga sinabi ko po ay galing po ito sa iba't ibang konsultasyon na ginawa po ng Disaster Risk Reduction Network at po ng partners at doon na po din sa resulta po ng ginagawang Sunset Review ngayon. Ito po ay mga ilan pa lang na panawagan at kahilingan po ng mga batayang sektor at ng iba't ibang organisasyon. At ito po ay dinadala din po ng Disaster Risk Reduction Network sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at dinadali rin po natin ito doon sa ginagawa ngayong amendatory bill na sana ay mapasa po ito sa Kongreso sa susunod na na administrasyon. Ito po yung ating isang panawagan. Pero nakita ho natin kanina, napakaganda na ho nung sinabi ng representative po
ni Senator Grace po, ganun din po yung sa sinabi din po ng iba pa nating representante mula po sa ating mga kandidato, at patuloy pa po nating tutulungan sana sila, no? Kaya po maging bahagi po tayo doon sa paano po natin paayusin ang kanilang mga plataforma. Inihiling po namin na maging aktibo po tayo doon sa pagpaparating ng mga tanong. Pwede po ninyo siyang iparating sa Disaster Risk Reduction Network, at yung po mga organisasyon na nakikita ninyo sa inyong tabi ay pwede po nating ipaabot dito, at sisikapin po natin paano pa natin bubuuhin ang ating mga agenda para po bago po matapos sana ang bago mag-election po next year ay maibigay po natin yung people's agenda po natin para sa po sa DRR and climate change adaptation. So, sama-sama po tayong manindigan tungo sa ligtas, matatag at maunlad na Pilipinas. So, choose resilience, stand up for resilience, at pumili po tayo ng tamang leader na maninindigan sa ating kaligtasan at kinabukasan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Ms. Malu. Nako, mukhang nabigyan na tayo ng paglalagom ni Ms. Malu. Ilalagom ko pa ho ba ito? Sige, susubukan ko ho. Ito ho yung ilan lamang sa salient points na atin na nabanggit ho ng ating mga representante o kinatawan.